Magandang araw! Ako si Binibining Arya Nakawili, ang makakasama ninyo sa araw na ito dito sa Valenzuela Live Edukasyon sa Pagpapakatao 7. Alam kong kayo ay sabik na namang matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESP, kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin nating kalimutan na i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Halika at sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin ay nahihinuha na ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap. Para sa unang gawain ay magkaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Tignan nga natin kung naaalala ninyo ang naging talakayan natin noong nakaraang linggo. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang mga tanong, piliin ang titik ng tamang sagot. I-type sa ating comment section ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi angkop na depinisyon ng mabuting pagpapasya? A. Ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Letter B. Ito ay pagpapasya na ayon sa impluwensya ng iba. O letter C, ito ay resulta ng pagpili ng kilos o aksyon ng isang individual sa isang sitwasyon. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Para sa ikalawang tanong, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng mabuti at tamang pagpapasya sa buhay? Letter A, upang maging gabay sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ganap na pagkatao. Letter B, upang hindi makasakit ng kapwa. O letter C, upang makilala mo kung sino ang tunay mong mga kaibigan. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Tumpak! Ang sagot ay letter A. Para sa ikatlong tanong, sa anumang proseso ng pagpapasya, alin sa mga sumusunod ang una at pinakamahalagang sangkap upang makagawa tayo ng pagpapasya? A. Pagpapahalaga. B. Pangarap. O letter C. Panahon. I-type sa ating comment section ang letra ng tamang sagot. Magaling! Letter C. Ika-apat. Ayusin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagbuo ng mabuting pagpapasya. Una, mangalap ng mga kaalaman. Ikalawa, hingi ng gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya. Ikatlo, magnilay sa mismong aksyon. Ikaapat, pag-aralan muli ang pasya. At ikalima, tayain ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. Ano kaya ang tamang pagkakasunod-sunod? At i-type sa ating comment section ang letra ng tamang sagot. Magaling! Letter C. Para sa huling tanong, para kay Mahatma Gandhi, ang panalangin ay isang alyansa sa pagitan ng Diyos at tao. Ano ang nais ipahiwatig ng pahayag na ito? A. Ito ang daan upang maiparating sa iyong pinaniniwala ang Diyos ang mga kahilingan. Letter B. Ang panalangin lamang ang tanging sagot sa lahat ng katanungan sa buhay. O letter C, dapat ay magsimba lagi tuwing araw ng linggo. I-type sa ating comment section ang letra ng tamang sagot. Magaling! Letter A. Mahusay! Natutuwa akong nakintal sa inyong isipan ang mga naging talakayan natin noong nakaraang linggo. Para naman sa ikalawang gawain, narito ang panuto. Lagyan ng puso kung ang pahayag ay nagpapakita ng wastong pagpapasya sa buhay at malungkot na mukha naman kung hindi. I-type sa ating comment section ang inyong sagot. Para sa unang sitwasyon o pahayag,
Hindi mapigilan ni Ana na magtanim ng sama ng loob sa ina dahil sa hindi siya nito pinayagang sumama sa lakad ng barkada. Puso o malungkot na mukha? Magaling! Malungkot na mukha! Number 2. Mas pinipili ni Jose na tulungan ang kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke kapag wala siyang pasok sa paaralan. Puso o malungkot na mukha? Magaling! Puso! Para sa ikatlong pahayag, dahil sa kahirapan sa buhay, pinagsasabay ni Mary ang pagtatrabaho sa isang fast food chain at ang kanyang pag-aaral. Puso o malungkot na mukha? Tumpak! Puso! Para sa ikaapat na pahayag, mas pinipili pa rin ni Ben na sumama sa kanyang mga barkada kesa mag-aral na lamang sa bahay. Puso o malungkot na mukha? Tama, malungkot na mukha. At sa huling pahayag, pinagsusumikapan ni Tyrone na gumising ng maaga para maghanda sa pagpasok sa paaralan. Puso o malungkot na mukha? Magaling, puso. Napakahusay! Inaasahan ko na sa pagtatapos ng talakayan ay makakakuha kayo ng mataas na score sa ating pagsusulit. Narito tayo sa panibago talakayan para sa ating paksa ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Noong nakarang linggo ay tinalakay natin ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Ngayon naman ay talakayin natin ang kahalagahan ng pagbuo ng personal na layunin sa buhay. Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. Mahalaga ang misyon sa buhay sapagkat ito ang susi upang maging basehan ng iyong pagtamo sa buhay. Tandaan natin na ang tao ay nabubuhay ng may layunin, may dahilan at may patutunguhan. Bahagi ito ng natatanging disenyo sa tao na wala sa ibang nilikha. Ang salitang misyon ay nangangahulugan ding tungkulin. May personal na misyon kayo bilang isang mag-aaral. May misyon tayo bilang isang anak ng Diyos, bilang anak at bilang isang mamamayan. Noong mga nakaraang pagtalakay ay napag-usapan natin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement. Ika nga ni Cian Covey, begin with the end in mind. Kung sa simula pa lamang ay alam na natin, ang gusto nating mangyari sa ating buhay ay hindi na tayo mahihirapan sa mga mahalagang pagpapasya sa buhay natin. Ang pahayag ng layunin sa buhay ay may halintulad natin sa isang personal o pansariling motto o credo na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay. Ito rin ay balangkas ng ating buhay. Ayon pa nga kay Covey, ang pahayag ng personal na layunin sa buhay ay maihahalintulad natin sa isang puno na may malalim na ugat. Ito ay matatag at hindi mawawala. Ito ay buhay at patuloy na lumalago. Tandaan natin ang mga paraan na ibinigay ni Cian Covey para sa paglikha ng ating personal mission state. Kailangan natin ng matibay na makakapitan upang malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay. Isaisip natin na ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ang magbibigay sa atin ng direksyon, inspirasyon at pag-asa sa tao. Maaari itong mabago o mapalitan depende sa sitwasyon ng buhay natin. Ayon nga kay Albert Camus, isang kilalang nobelista, life is a sum of your choices. Lahat ng pagpapasyang ginagawa natin o hindi ginawa ng tao, ay maaaring tumukoy sa kung anong buhay meron o magkakaroon ng isang tao. Kailangan ang personal na pahayag ng layunin sa buhay upang panatiliing matatag sa anumang unos na dumating sa iyong buhay. Kailangan din natin ito upang mabigyan natin ng tuon ang pagtupad ng mga itinakdang mithiin natin sa buhay.
Narito ang pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay. Number 1. Alamin ang suliranin. Mahalagang alam mo ang iyong suliranin. Hindi mo mabibigyan ng tiyak na solusyon ang isang hindi tiyak na suliranin. Halimbawa, hindi ka mabibigyan ng tamang gamot kung hindi mo tukoy ang iyong sakit. Ganon din ang problema. Kung hindi natin alam kung anong problema meron tayo, hindi natin ito mabibigyan ng tamang solusyon. Ikalawa, pag-aralan ang lahat ng posibleng solusyon. Lagi nating tandaan na ang problema ay may solusyon. Magkaroon tayo ng malawak na kaisipan sa mga posibleng solusyon sa ating problema. Sa bawat solusyon na ating naitala, ay isaalang-alang natin ang bunga ng bawat isa. Hindi masamang maging advanced mag-isip, ika nga. Kung bibigyan natin ng halimbawa, kung iyong mapapansin, lagi nating naririnig at napapanood ang paalala sa The Big One. Hindi pa man nangyayari ang The Big One, ay pinaghahandaan na natin ito. Ganon din ang problema natin. Maging advanced na po tayo sa mga pwedeng mangyari sa mga pipiliin nating pagpapasya. Maging maagap tayo upang maging handa tayong harapin ang anumang unos ng buhay. Ika-apat, lagi nating isaalang-alang ang mga bagay na mahalaga para sa atin at maging sa ating pamilya. Tandaan natin na bawat pagpapasya na ating gagawin ay maaaring makaapekto sa atin at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. At ikalima, tukuyin muna sa mga pagpipilian ang pinakamabuting solusyon. Tandaan natin na ang mga solusyon na apipiliin natin ay kailangang pinakamabuti. Mabuti para sa ating sarili at mabuti para sa lahat. Inaasahan ko na naunawaan ninyo ang naging talakayan natin ngayong araw. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang pagsusulit. Tingnan natin kung inyong ang naunawaan ang naging talakayan natin ngayong araw. Bilang panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang tamang pagpapasya ay napakahalaga sa buhay ng isang tao upang maging maayos at makabuluhan ang buhay. Tama o mali, i-type natin sa ating comment section. Ang sagot ay tama. Ikalawa, magdasal sa Panginoon para sa paggabay. Tama o mali? Mahusay, tama. Ang pinakamagandang magagawa natin para tayo ay magkaroon ng malinaw na kaisipan ay humingi tayo ng gabay mula sa Panginoon. Ikatlo, hindi pinag-iisipan ng kilos. Tama o mali? Mahusay, mali. Sa bawat pagpapasyang ating gagawin, lagi nating itong pag-iisipan, lalong-lalo na yung kilos na ating gagawin doon sa ating mga pagpapasya. Ika-apat, ang tao ay nabubuhay ng may layunin, may dahilan at may patutunguhan. Tama o mali? Mahusay, tama. Lagi nating tatandaan na ikaw ay isinilang dahil meron kang gagampan ng layunin. Meron din dahilan bakit ikaw nag-e-exist sa mundong ito. At meron din namang patutunguhan. Meron kang magandang kinabukasan na naghihintay para sa'yo. Number 5, hindi isinasaalang-alang ang magiging bunga ng pagpapasyang gagawin. Tama o mali? Mali. Kailangan lagi nating iisipin ano ba yung magiging resulta ng pipiliin nating pagpapasya. Magaling! Sana ay naikintal sa inyong isipan ang naging usapan natin ngayong araw na ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa tanong mo, sasagutin ko. Wala naman sa isang mag-aaral ang tanong na ito. Bakit kinakailangan ng pagkakaroon ng layunin sa buhay? Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ang magtutulak sa atin upang gawin ng lahat ng ating makakaya kahit anumang pagsubok ang ating kaharapin. Tandaan natin na ang layunin sa buhay ang magiging gabay natin para sa tamang pagpapasya at para magkaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay.
Tandaan natin, tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Walang taong swerte, walang taong malas. Tayo mismo ang gumagawa ng buhay na nais natin pagdating ng araw. Kung ikaw ngayon ay tatamad-tamad, alam natin ang magiging buhay mo dahil ikaw mismo ang gumawa niyan. At kung ikaw naman ay nagsusumikap at nag-tsatsaga para abutin ang lahat ng iyong pangarap, naghihintay ang magandang kapalaran. Pinabati ko kayo, baitang pito, sapagkat nalinang sa inyo ang pinakamahalagang kasanayan sa araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayong muli. Ako si Binibining Aryan Binakawili, guro sa Valenzuela National High School at nagsasabing, paalam!